la plaisir ou la... la... Kumusta naman kayo dyan, nak? Oh, okay lang po kami dito, Dad. Buti na lang, natupad mo na yung pangarap mo. Oo nga, ingat mo na. Anak, bantayan mo si Nami at huwag ka magpapasaway. Tandami mga turo at gawain na dapat natin gawin na naayon sa kung sino at ano tayo sa mata ni Lord. Oh, siyempre naman, Dad. Yung sapatos ko, ha. Malapit na kasi yung tryouts, eh. Swelahan. Ingat ka dyan, anak. Parehin ka lang at tumawag ka sa amin. Oo na, pangako yan sa'yo. Sa susunod na pag-uwi ko, may pera ka na pwede mong gastos eh sa kung ano mang gusto mo. Yun! Salamat na lang! Thank you! Bangang kayaan! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Nak! Nak! Teka! Ay, oo nga pala! Oh, ito. Salamat! Thank you! Isawa! Ang tuwa ko nung dumating si Papa galing Canada.
Ngunit, pansin ko, bawat araw na lumilipas, unti-unti, nagbabago ang lahat. Hello? Jem, anak? Hello? Oh, coach! Tawag ka! Ganito kasi yan, hindi kasi pumatong sa passing grades yung marka mo eh. Alam kong mataas ang pangarap mo para sa team. At alam kong saan sa malakas na player ng school. Pero dapat academics pa rin ang unahin natin. Pinapasabi ni Mrs. Fernandez na madalas daw ang pagtulog mo sa klase niya, ayaw bumagkak. Oh, coach, huwag naman ako tanggalin. Pangako, coach, abol ako sa grades ko. Sorry, anak. Yun yung napag-usapan natin bago pa man kayo makapasok ng team, di ba? O siya, dito na ako. Mag-aaral, anak. Babalik kita sa team pag nahabol mo yung grades mo, okay? Oh, sige po, coach. Sige, sige. Salamat po. Salamat. Bye. No. Coach. No. JM. Ay! Morning. JM. Yes. Ano yun? Kailangan na namin kasi yung pera na mabuhay. Maaari bang makuha yung 15,000 na kulang mo sa laptop? Ay! Ganun ba? Wait lang, sadali ha. Huwag mo ibababa. Tignan ko lang yung wallet ko. Wait lang. Wait lang. Oh, naka. Nalinti ka na. 8,000 na lang pera ko. Girl! Ano? Wait, ano? Pwedeng ano? Saka na? Kasi short ako eh. Mangingin na lang muna ako sa mama ko. Okay lang ba? Ay, sorry, JM. Kailangan ko na talaga ng pera eh. Kunin ko na lang yung laptop at ibabalik yung 500 na down mo. Sunod ko na lang! Sige na! Bayaran ko na po, bill to. Di talaga eh. Sige na, may gagawin pa ako. Bukas kung di mo mababayaran ng buo, ibalik mo na lang. Kailangan ko din kasi ng pera. Salamat. Bye. Sige, sige. Salamat. Sige. Basta ihabol ko na lang ha. Salamat. Bye. Ay, ako! Oh, anak! May problema ka ba, anak? Wala naman. Alam mo, anak, kung ano mang problema mo, sabihin mo na sa akin. Nandito lang ako ang iyong dali. Kasi, problema talaga ako doon sa amin, 15,000. Wala ako yung kumbahin, research sa amin. Oh, sige, sabihin ko yan sa daddy mo. Pero alam mo naman na kung wala pa tayong pera ngayon. Speaking of daddy, nasan pala siya? Kukuha na ako, malis yung daddy mo, naghahanap ng trabaho. Alam mo naman, pagpasensyahan mo na, ha? Alam mo naman yung sitwasyon natin ngayon. Sabihin ko na lang yun sa teacher mo. Teacher? Wait, ako na, ako na bahala. Ako na bahala magpaliwanag dun. Okay, sige, ako na. Ano, salamat ha. Siguro, una na ako. Maliit na ako eh. Sige. Upa! Nandito pala kayo. Di ba? Mag-list ka rin ha. Naghahanap ako, anak, ng trabaho para mas matustusan yung mga pangangailangan mo sa school. Ayaw ma, yung research pa pala at saka ako kukalimutan yun. Tsaka yung sa maths ko. Rumani, bilan mo kayo bago. Ganun ba, anak? Babayaran natin yung mga kautangan mo pag may pera namin mahal mo. Sa ngayon, naghahanap pa kami kasi ng trabaho. Ah. Opo, dad, sige. Tsaka, anak, pwede pa naman yung sapatos mo linisan na lang natin. Pero sige, gagawin pa yung paraan. Sige na nga. Sige, pagbutihin mo, pag-aaral mo na, paingat ka. Oo naman. Nako, bawal mo. 20? Eh di wow! Pasensya ka na, anak. Yan lang kaya ng ng ating ano ngayon. Di ba, alay, babawal na lang kas kami sa'yo pag nagka-pera na tayo. Oo, ano to? Isa wala. Nako. Ano ba? Ha? Ano?
Talaga? Parang babae yan, ha? Babae, di. Parang babae. Utang, sus, magkano ba ilawan mo? Oh, huwag ko na bayaran. Bira naman. Anong bayaran? Papautarin nga kita, eh. Madali lang naman yan. Bibigyan din naman ng parents ko, eh. Magkano ba ilawan mo? Sus, 5K lang ba, oh? Ito muna. Parang bayaran mo utang mo, ha? Takto yan, ha? Sigurado ka dito? Oo naman. Pagkasama ka dito sa bayo. Naging tuloy-tuloy na ang pag-awalwal ko kasama ang mga barkada hanggang sa naging madalas na yung pagbibigyan namin ni Roger kada matatapos at uuwi. Bago umuwi, syempre bilyaran muna at napadalas na ang pag-uwi ko ng halos alas 12 na ng gabi. Hello? Hello, pre. Tama na ya? Ngalang bayad mo sa akin. Baka kasi hindi ako payagan, pre. Paalam mo na ako lang, mama. Basta pumunta ka. Gumawa ka na ng palusot. Ngalang bayad mo sa akin, hindi ko pa may bigay. Bayad. Sige, sige. Susubukan ko. Bye-bye. Sige. Oh, good morning, anak. Papa, may sabi lang po ako. Ano ba yun, anak? Aalis lang po sana ako sa research namin sa project punta po kay Bombay. Tagal po yun eh, baka gabi na ko. Ganun ba? San ba yun? Hatid ka na namin ni daddy mo. Huwag na po. Tawagan ko na lang kayo, kaya text. Sige na hatid. Ito nga pala oh. 500 mo para sa pag-aaral mo sa research mo. Mag-aaral ka mabuti ah. Mag-ingat ka sa bahay na kaklase mo. Ay!
Salamat po. Kaya ugala, ugala mo buti. Mag-ingat ka, anak, ha? Maraming temptasyon sa labas at maraming kapamakan na nangyayari sa labas. Ah, oh, siyempre. Kung kailangan mo kami, pupunta na kami ng mama mo. Ha? Sige po. Una na po ako. Alis na po ako. Mag-ingat na lang ako. Uwi na ako. Kagabi pa tapak na lang, Jake. Kailangan ko nang umuwi. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Mas na ng umaga. Na... Oo, kailangan ko talaga umuwi! Sige. Thank you.
napakadaming bagay na nangyayari sa atin. Saya, malungkot, at bigati, at mga pangyayari na di natin mawari kung ano mga bangsa niya. Minsan, natanong ko ang Diyos, Lord, ano bang plano mo? Di ko man alam ang story ng bawat kwento nyo, at iba-iba man tayo ng kwento, alam ko lahat yun mula sa may kapal. Di man natin maintindihan yung mga bagay na minsan nakakasakit at nagbabasya sa atin, pero Diyos, nariyan ko lagi, nakatanaw at nakabantay sa ginagawa natin. Ha ha ha!